Alright, so pag-usapan natin ngayon yung first 100 days. Ano ang dapat gagawin? Yan. Sa akin, maliban doon sa mga nasa corporate, tapos ngayon nasa industriya natin, makaka-relate dito eh. Totoo yun. Kasi, naalala nyo, nung nasa corporate tayo, yung first 100 days din, may tinatawag dyan eh. After, yung performance review. Yeah. Oh, pero ang malaking pinagkaiba, hindi ko linalahat ha, pero experience ito sa corporate. Yung 100 days mo dyan, kahit anong galing mo dyan, hindi mo kami milyonaryo yan. Totoo yun. Ikaka-regular mo. Yeah, yeah. Ikaka-regular mo, pero hindi mo ikaka-milyonaryo. Ha? O, hindi ko linalahat ha, baka sabihin nyo, pero yun ang katotohanan eh. Pero dito sa atin, sa empowered consumerism, yung first 100 days mo dito, pag to sineryoso mo, inintindi mo, ginawa mo, hindi ka lang regular dito, pamilyonaryo ka talaga rito. Correct! Yeah. Malayo ka agad. First 3 months mo nga, pwede ka maging milyonaryo dito eh. May nangyayari. Kaya yan, makaka-relate sila dito. Sabi nga ng iba, bakit ito 3 months pa lang? Okay, 100 days pa lang. May kotse na. May kotse na. Eh ako dito, medyo 6 months na, wala pa akong resulta. Oh, yan. Ang tanong kasi dito, hindi yung tagal mo dito eh. Ang binibilang din yung 100 days, ano ang ginawa mo sa loob ng 100 days? Kailangan to, everyday, meron kang activities, may ginagawa ka. Totoo, for you to create result. Yan. Actually, Sir Jan, dalawang side kasi itong topic natin eh. Para makarelate sila ng todo. Pag ginawa mo literal yung 100 days, tatlong buwan yan. Oo. At may sobrang 10 araw. Pero maging totoo tayo, hindi mo ginagawa negosyo araw-araw eh. Yeah. Kaya hindi ka makakakompleto, kaya ito gawin mo. I-assess mo ngayon yung nakalipas sa 100 araw sa'yo. Ano ginawa mo? For the past 3 months, di ba? Yes, ano ginawa mo? Kasi baka sabihin mo, ano? Binibilang ko, tagal-tagal ko na rito, hindi naman pala ako may kilos. So ang bilang, hindi yung days. Or kulang yung kilos. Correct. Kumbaga, sir, sabi kulang yung gigil. Correct, sir. How many days in 1 week mo to ginawa? How many hours in a day? Or everyday ba? Everyday ba? Kaya kung kokotahan mo sarili mo, ito yung seryosong kota. Yan. 100 days, wag na yung... Isang taon lang ha. Pag wala nangyari, ayaw na ako dyan ha. Balik mo yung pera ko ha. Wag na yung ganoon, di ba? Kota mong tatlong buwan o 100 days na talagang productive ka. Yun. Sigurado. Yun. Yung pagiging productive, sir, yung binabanggit mo kanina. Ano ba yung una mong dapat gawin? Correct. Di ba? Sige, hearing ano from you, sir. Alright. So pag-usapan natin yung first 100 days ninyo. Inahalin tulad ko to sa isang mangingisda, isang fisherman. Okay. Ayan, na bago ka pumalaot, bago ka pumunta at mangiwit, napaka-importante, you have to use the right bait. Tamang tools. Okay. Right, so, bait. Right bait. Oy. Right bait and tamang tools ang gagamitin mo. Kasi kung pumalaot ka kagad, pero mali-mali naman yung mga tools na dala mo. Dala wala ka rin mauhuli or pwedeng konti lang mauhuli mo. Tama. O maling tools, dali mo. Puta ka ng laot, dali mo, lagari. Mali yun. Mali talaga po. Okay, so tools. Pag pinag-usapan yung bait, ito yung tamang personal attitude mo. Okay. Mental attitude. Attitude. Yes. Yung mental preparedness. Mental state ng mind mo. State ng mind mo. Tamang state of mind. Ayan, yung gano'ng kakapositive sa buhay. Ang outlook mo. And of course, kasama dito, ano ba ang goal mo? Gano'ng ba kadami ang gusto mong mahuli? Bottom line, yung goal. Goal, yung paki-importante niya. Gano'ng kadami ang mahuhuli? Correct. Tama, no? Pag nagputa ka ng laot, sir, manging isda ka, naka-goal ka na. Correct. Gano'ng karami? Isang isda ba to? O isang banyerang isda? O isang ba? Kasi pinag-uusapan dyan, kung mas marami, mas malayo. Kung konti lang, edi dito ka lang sa malapitan. In effect, hindi mo kailangan ng malaking barko, di ba? So, pag-uusapan dyan, dapat naintindihan mo rin kung paano ka mamimingwit. Paano ka magkuhuli, di ba? Ibig sabihin, bukod sa tamang bait yung dala mo, yung first, di ba? Using the right bait. Importante rin sa ating mga viewers na alam mo din kapag ka sino ang kailangan mo hingian ng tulong. Kung paano mo gagawin ng tama. Ibig sabihin, dapat may kukopyahin ka. So, kasama to sa using the right bait. Yun. So, may tama kang gamit, hindi mo naman alam paano gamitin. Correct. So, dapat may tama ka ng gamit, alam mo rin paano gagamitin. That's right. Parang ganito, offline ba or online? Yan muna pag-usapan natin. Yan. So, automatic sa panahon ngayon, online tayo. So, pag pinag-usapan ng online, dapat... Alam mo din yung mga proper ways kung paano maging mabilis ka sa pag-online business mo. Yeah. Ayan. Ang maganda nito, meron tayong ilo-launch na tinatawag na Top Class. Yeah. Top Class. This coming July. Yan. So, itong Top Class na to, pag-uusapan dito, hihimay-himayin lahat ng mga tamang skills,
proper attitude at kung paano mag-online ng tama. Correct. Para makuha kayo ng malaking grupo kagad. So dagdag puhunan to yung knowledge na tinatawag. Correct. Yan yung knowledge na tinatawag. So sana, ano nyo, napaka-konti lang pwedeng mag-enroll sa top class na to this coming July. So dapat mag-enroll na kayo kaagad. Actually, oh, pagkakalaw sir, yung top class, yung TOF ba yan? Ya? TOF class. T-O-P. 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 Oh. Top. Ano masabi ko? T-O-F. Top. 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 Gising ka pa pala, di ba? The Optimization Program. Program. The Optimization Program Plus. Yan. Okay, sir. Ito, sir, pinaghandaan talaga to, no? Yes. Ginawa ng modules, step by step, right? Step this by business. Step, yes. At so, napaka-excited na ng buong training team para i-deliver talaga yan. Kasi, alam nyo, tayo naman eh, parang nag-cha-cha-cha rin eh. Nakikita natin yung need, kaya tayo umi-step. Yan. Kaya sana, ano natin, abangan yan, ng mga gusto talagang, yan, katulad nito, requirement, sinasabi ni Sir Jan, tamang bait. Yeah. Correct. Diba? So, kailangan, may dala ka talaga, may bit-bit ka, no? So, matanong ko lang, Sir, ano, bago tayo mag-move, yung manging isda, Bogs ba pangalan yan? Sa mga hindi nanood nung ating anniversary, hindi nyo po, hindi kayo makaka-relate kung sino si Bogs. Pero ako alam ko, may chance na makalala si Bogs. Panoorin yung replay. Yung record. So, hindi, sigurado, kilala nila. Magko-comment dyan kung kilala nila si Bogs. Sige nga, tinanan natin kung merong... Sino ba makilala kay Bogs? Ayan, nasa sinabi ni Sir Jan, napaka-importante na ma-take note natin doon. Mm. Yung talagang, tama eh, no? Simpleng example, di ba? Manging isda. Preparado ka dapat. Alam naman, lumusob ka, wala kang kamuang-muang. Ano. So sa negosyo natin, yan, training is provided. So very essential. So sa training, maraming levels kasi sir ng training. Ano yung ma-advise mo na dapat mabilis nilang ma-adapt at maintindihan talaga? Sa iba't ibang levels ng training na binibigay natin. Okay. So, importante no, sa mga umaten ng mga trainings, it's importante, you have to master the basics. So, master the basics. Napaka-importante niyan. And of course, syempre, diba, dapat, parang pag pumalaot ka sa isda, sa dagat, di ba? Dapat naka-mindset ka na marami pwede mangyari. Malaking alon. Mga challenges. Challenges. Dilubyo. So, in effect, kung marami kang trainings na natin, ine-expect na pwedeng mangyari ito sa'yo. At pag alam mo mangyari sa'yo ito, hindi ka kagad mag-give up. Kasi well-trained ka, alam mong pwede mong gawin para labanan itong mga alon na ito. Ang galing nun. Magbago ang panahon. O kaya yung current, pwedeng ilayo ka sa area na nasa gusto mong puntahan. That's right. That's right. Kung baga sinasabi Sir John, di ba? Pag palaot ka at medyo maganda yung weather, para bang komportable ka sa sitwasyon mo pero kapag dumating na itong mga bagyo, dilubyo, ninerbising ka at hindi mo naman gagawin. Sa negosyo natin, ano mga dilubyo? Dilubyo, siyempre. Sangkatutak na rejection. Ang tatawanan ka. No? Sangkatutak na negative sa loob ng bahay mo. Yun ang masakit eh. Wala kasama. Pamilya, no? Wala kang pamasahe. Nako, yan. Sabi ng kasawa wala mo. Wala kang panggalaw. Akala ko mayayaman ka. Hindi pamasahe, wala ka. Wala tayong ulam. Yan. Saan ka yan. Na naman ang galing? Nako. Ang sasagot mo, umatend ako ng training. Puro ka training. Wala ka namang pinambibiling bigas. Totoo yan. Yan. No? Naalala ko tuloy yung kwento ng downline ko. Kumatok sa amin isang beses. Gabi na. Sabi sa akin, Sir, pwede ba dito muna makitulog? Upline. Sabi ko, bakit? Pinalayas akong tatay ko eh. Gabi na yan. Gabi na. Sabi ko, ba't ka pinalayas tatay mo? Eh, sinabi ko lang naman yung tinuro mo eh. Ano ba yung tinuro ko? Diba sabi mo, pag pinagalitan, saan ka naman galing? Sa training. Gabi na, training. Puro ka training. Wala kayo naintindi. Pag-aaral mo, ganyan. Ano sinagot mo? Yung tinuro mo, sir. Kasi tay, kung nag-networking ka nung araw, mayaman tayo. Pinala, sabi ko, hindi naman kasi ganun. Ba't sinigaw mo? Dapat malambot. Akala ko, sabi ko, tay, next! Ang mas malupit niyan, papalo kung babae ka, no? Yan, gabi-gabi. Inaalap ka. Saan ka na naman galing? Sa baliwan po. Anong kasing baliwan yan? Sino nang baliw sa'yo? Upline ko. Upline? Upline, ikaw, sino ka? Downline po. Okay yun, sir. Magaling pang sumagot yung babae na yun. Yung kasi ang lingwahe natin. Hindi alam talaga sa bahay itong mga lingwahe natin. Hindi, magaling sumagot yun. Upline, downline. Pag ginugil nung tatay niya yun, malinaw yun. Upline. Business term yun eh. Upline, downline. Ang delikato pag ang downline mong babae, saan ka galing? Sa upline ko po.
Bakit? Ano ka ba nun? Lying down. Iba na yon. Iba na yun. Ano sa'yo? May iba yung topic natin. Going back again, proper we mindset. We are live! Ayan. Proper mindset para umpisahan. Yan. Tamang attitude. Dapat positive ka, alam mo ang goals mo, at yung napaka-importante na dapat yung panggigigil mo nando doon. Yan. Dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, mapalayo ka lang ng konti doon sa pampang, makita mo, ang layo-layo ko na, at kakabang ka. Yeah, yeah. Baka mag-quit ka kagad, ayaw ko na. Pakalunod ka. Tumalun sa laot eh. No? Alright. Kaya yung master the basic na yan. O, himayin natin, ano ba yung basic na yan? Simpleng-simple. Use the product. Basic yan. Yung iba kasi, no-overlook yan, sir. Kumikita naman ako, kahit di ako gumagamit ng product, maling principle yan. Tandaan mo to, ha? Pag ikaw negosyante, sino unang customer mo? Sarili mo. Yeah. That's right. Sarili mo. Kaya dapat gumagamit ka ng produkto. O pangalawang basic na basic, magbebenta ka ng produkto. Kumikita naman kami kahit nagre-recruit lang, kahit hindi nagbebenta eh. O pero pag walang recruit, ano buk ang bibig? Wala kaming pera eh. Yan. Saan ano makakasagot dyan? Yung pag-re-retail mo. Yeah. And then yung pangatlo, yung network building. Yan, pinaka-basic yan, pinaka-basic. Yung mga inclusions na sa gitna, andyan yung attitude, yung skills, dyan na nade-develop yan. Kaya tama eh, no? How can you master yung mga ibang level kung yung basic hindi mo namamaster? Napaka-essential sa first 100 days niyan. Yan, that's right. So again, going back, proper mindset and dapat proper skills. Skills. Paano makipag-usap. Lahat yan natututunan po dito sa Empowered Consumerism. May mga easy podcast. Sir, kada mahihiyain ako eh. Matututo ako makapag-usap. Yes. Lalo na ngayon dahil online. So wala nang excuse yung mga mahihiyain ngayon. Yeah. Yung mga mahihiyain, konti lang kakilala. Yeah, no. Kasi sa online ngayon, worldwide na po ang ating business. At hindi ka nakikita ng face-to-face, meaning hindi ka nakikita harapan. So normally, yung iba, through Facebook ang ginagamit. Ayan. Tuturo namin sa inyo yan. Dito sa ating top class at sa mga easy podcast. Yeah. Nasundutan ko lang imahiyain. Ano kasi yan eh? Normal yun. Kasi imaginein mo kung lahat ng tao makapalang mukha. Anong klaseng mundo to? anong klaseng community meron tayo, no? Talagang hindi, normal kasi, yung... Yun ba ang kinakatakutan na ibang mahihiya akong magsalita eh. Paano makakapag-create ng grupo? Kaya nga maganda yung sinabi ni Sir Jan. Yung may technology na, no? Meron tayong mga social media. Hindi mo kailangan magsalita na magsalita. May picture ka lang na ipapakita ng produkto. Yeah. Picture kung paano kumikita. Pasundot-sundot ka na lang ng pagsasalita. Eh, talagang ano... Kayang-kaya mong palitan yung kahiyaan na yan. I do believe na marami ang naging successful sa negosyong to, sir. Nang nag-umpisa, nang mahihain din naman, tularing alam. Eh. Pero nung in-apply... Mahihain at takot. Yeah. Mahihain takot. Nung in-apply naman, yung mga basic na kinukwento mo kanina, doon nagkaroon ng magandang resulta. Yes. Hindi pwede. Kasi unang-una, yung understanding mo rin sa negosyo, yan ang magpapawala nung hiya talaga. Understanding in what way? Yeah. On how to do and what to expect. Yan, lalo na kung ang in-expect mo, magandang buhay, sigurado tanggal ang hiya mo eh. Yeah. Lalo na kung sawang-sawa ka na dyan sa ulam mo araw-araw. Kaya doon mapasok yung galing mo sa skills na binabanggit ni Sir John kanina. Alright, so pag-usapan natin, number two. Ano yung una? Use the right bait. Bait. Okay, number two, go where the fish are. Go where the fish are. Yes, katulad sinabi mo, hindi ka mahihiyain. So dapat talaga, lalakasan loob mo. Kailangan makita at makilala kanila na nasa empowered consumerism ka. So go where the fish are. Nasaan ba ang mga fish? Nasaan ba ang mga tao? Tayo, nasa online ngayon. So kailangan makilala ka ng mga tao na talaga meron kang online business. Yun. Using your Facebook, Instagram, kailangan malaman nila lahat ang ginagawa mo. Lahat ng platform ng social media. Correct. Dapat meron kang maraming gumagamit ng Facebook, hindi naman i-convert sa magandang resulta. Oo nga. Yes. Kaya napaka-importante, sir, ano? Yung profile mo, profile picture mo pa lang, no? Dapat negosyante na kagad. Ang itsura, no? Doon pa lang. Kaya nga maganda dapat pag nasa easy ka, maayos ang ano mo, ang Facebook profile mo. O yung page na tinatawag. Saka yung mga pinopost, hindi puro mga ano, puro problema, puro correct. Negative. Kaya nga pinopost po, positive, positive. Magandang resulta. At kinalaman sa negosyo. At make sure dalawa ang Facebook mo. Isang personal, correct. Isa tama rin yan. For business. Tama. Kasi kung imimix mo yung pareho, magulo eh. Magugulo, mahihiya. Sir, yung nagtatago ng ibang Facebook, may separate Facebook para exclusive lang. Ginagawa rin ba yun?
Hindi natin kaya ituro yun. Wala tayo nun eh. Di ba? Pero tama, importante. No? Meron pang ang tinatawag dyan, yung mga boosting-boosting. Eh. Yung mga ganyan. Eh. Mm. Pero may gastos na yan. Alam naman yan, aware naman yung mga tao dyan sa may mga Facebook account. Pero effective na rin ang marketing tool kasi yan. So, basically yan, sinasabi ni Sir Jan dito, dahil sa panahon natin ngayon, kailangan talaga, nandyan na rin yung tuon natin, ano? Dahil sa mga nangyayari ngayon, yung technology talaga. Dapat nakakasabay ka na rin. Nakakapag-adapt ka na rin. Dito rin papasok yung skills. Yan. Skills. Yan. Yung proper management, yan. Time management. Mm. Sino bang tututukan mo? Yung weak? Yung strong mo? Mm. Ayan. Sino ba ang, ano ba dapat unahin mo? Go deep o go wide? Go wide, yan. So, alam natin lahat na sa first 100 days, napaka-importante na marami kang direct kagad. Okay. Dapat halos araw-araw. May kausap tama, ka. Tama. Hindi ka titigil hanggat wala kang at least 10 na napapauo. Correct. Kailangan dire-diretso. At sa 10 na pauo mo, make sure meron ka doon pipiliin na 3 na tutulungan, tuturuan, at tututukan. Yun. Okay. Yan, importante. Doon ka na mag-invest ng time, sir. Yes. Hanggat wala ka lang kita ng katulad mo, gigil, willing matuto, nandyan sila kahit gusto magsakripisyo at nakikita nila sarili nila na pwede magbago ang buhay talaga nila dito. Pagka meron ka nakitang ganun, yun, kailangan tutukan mo na yun. Madalit salita, dapat nasa isang signal kayo. Correct. Isang channel, ano? Yeah. Nagkakaintindihan. Tama eh. Kumbaga, mag-invest ka ng tamang oras sa tamang tao. Correct. Right. Kasi minsan may mga taong pagod na pagod, kasama lagi ito, wala daw production. Sabihin, kapag hindi naka-align, Brother Jude, yung binabalik mo, Brother Sir Jan, hindi naka-align sa gigil mo, doon sa kausap mo, medyo mag-focus ka sa taong kaya sumabay sa'yo. Oh. That's right. Para hindi sayang ang oras. Parang ano din pala, no? Sinasample ni Sir Jan, ano eh, mangingisda. Mm-hmm. Pwede rin pala yung utak magsasaka, no? Tanim ng tanim ng tanim. Tanim na. Diba? Kasi hindi mo alam kung sino tutubo dyan eh. Kung sino, may tumubunga, hindi naman bumunga. That's right. Oh, tututukan, naalagaan mo talaga. Bumubunga, tama. Yeah. 100 days, hindi mo dapat sayangin talaga. Dapat pala, crucial, eh. Kasama rin sa skills mo dyan, marunong kang makiramdam eh. No? Sa kasama mo, kung ito ba, tutubo ito. Over the years, Brad, marandaw mo na yan eh. Kung tutubo o hindi. Oh, maramdaman mo. Alam mo na kagad. Oh. So, swerte ng mga baguhan, ha? Nadidinig nyo to kasi experience ng mga matatagal itong sinasabi natin na madali na maka-identify. Pero kung baguhan ka, ito, binibigyan na namin sa iyo yung keynotes na dapat pala napapansin mo kung tatagal yung kasama mo o hindi. Totoo. Sa goal pa lang, sir, na binanggit mo kanina, no? Sa goal pa lang. Kasi may mga ginogol na daily. Yeah. May ginogol na weekly, may monthly. Tulad ng income. Diba? Sales. Siyempre, tapos position. Diyan pa lang sa 3 na yan. Pag hindi sumabay sa'yo, yung tinututukan mo, medyo patsyal-patsyal na yan. Di ba? San tabi muna, panibagong direct talaga dapat. Kasi crucial eh, di ba? Crucial. Give everybody a chance. Correct. Pero focus ka sa taong interesado. Kaya, kung ikaw yung may upline na tinututukan ka ngayon, ako po, appreciate mo yan. Oo naman, oo naman. Appreciate mo yan. Kasi ako naniniwala, kaming 3 naka-experience kami ng ano eh. Yung may upline kami. Pero hindi namin alam kung nasan. Laging wala. Pero pag meron kayong upline na laging nandyan or mentor na laging nandyan para tulungan kayo, tutuwang kayo, nako, napakaswerte ninyo. Samantalahin nyo na. Samantalahin nyo yan. Hindi po bihira po yan. Oh, okay, so again, pinag-usapan natin, go to the where the fish are. Go where the fish are. Pinag-usapan din po dito yung mga matatagal na. Kaya sila nawawalan ng gana. Actually, hindi na sila lumalabas eh. Ibig sabihin, wala na silang ginagawa, hindi na sila nag-open ng new lines. Or nawalan na sila ng courage to open new lines. Parang nasa comfort zone rin, sir. Ganun? Nasa comfort zone na. So pagka walang action, walang inactivity, automatic yan, magkakaroon ng boredom, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng direksyon. Kung saan ka na pupunta ngayon, kung anong mga ginagawa mo na, iniisip mo, sawa na ako dito sa AC, iba naman ang passion ang gagawin ko. Hindi masama na meron ka ibang ginagawa. Totoo yun. Pero kailangan nakafocus ka pa din sa goals mo at sa grupo mo. Kasi pag ikaw nawalan ng direksyon, hindi ka naging visible, hindi mo kinakausap ang grupo mo, unti-unti mawawala ka sa grupo mo, sila rin, pwede ka rin kopyahin. Pero pag lagi mong pinapakita na ikaw active ka, visible ka, may bago kang direct. Syempre yung mga nasa dali mo, may inspire mga challenge. Tama. Naalala ko yung upline ko, ganyan nung araw eh.
ako dalawa lang invite ko eh. Sa kanya isang jeep eh. Tama, tama. Ha? Siya pa yung upline mo ha. Siya pa yung top one ng company, nung ibang klase yung ganun. Tama yun talaga. Kailangan laging nakikita sa iyo na ikaw talaga yung first step palagi. Kasi mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. You have to walk your talk, di ba? Yan nga yung lagi natin sinasabi. Magbitbit ka, di ba? Kailangan bibitbit ka rin. Oh. Mag-invite ka, kailangan gi-invite ka din. Sinasabi natin, copy business. Wala namang makopya sa iyo. Tama? Tama. Kaya mga upline, delikado yung salita na yan. Ha? Copy business lang to. Ang tanong eh, ano yung dapat kopyahin? Sa'yo. Sa'yo, oo. Eh, malupit. Kinokopya, ibang apply na kinokopya. Kasi nga, ikaw bilang mismong apply nila, walang makopya sa'yo. Hindi ko sinasabi kung sino, pero bahala ka. Ayan, oh, shoutout muna tayo. Shoutout. Oh, Roda Sikat. Oh, kumusta? Roda Sikat. Dami, oh. Si Maximo Magaso, right farmers to build. Tama. Wow, si Yuri Mesagrande. Kumusta ka na, Yuri? Yuri, kumusta na? Na-miss ka na namin. Tawagan mo si Sir Jan, Yuri. Yeah, no? Joey Mortel, kumusta ka na rin dyan? Oh, congratulations sa kay Joey dun sa kanyang sharing ganda, dun sa maalala mo kaya portion ni Mr. Arnel Limpin, di ba? Maalala mo kaya. 4 years ago. Yes. Today? Today. Ang ganda okay, nun. From Hong Kong naman, Lorna Bergonia. Yan. Yes, Lorna. Di ba parang yung Bergonia merong kwan? Jus Caster, si Doris. Lina Almasan, yes, inspired na inspired. Tapos dahil puso, tsaka mga prayers pa si Lina Almasan. Yan. Maribel Bautista is also watching. Yeah, mga taga Mandaluyong yan, Bautista. Kana Dixie, nanggigigil na ako, Sir Jan. Oh, si yes, hello Kana. Talaga, sino pinanggigilan mo? Yung topic daw, ganda ng topic mo, gigigil daw siya. Ito from Kuwait. Ben Cordero, hello, hello, hello. Alam mo, gustong-gusto ko pumunta dyan sa Kuwait. Sana pag wala na, isa yan sa mga uunahin ko. Yeah, swerte mo taga Kuwait, ha? Randy Gregorio, Batangas. Oh, Jeff Pax. Kakaiba naman ang apelido nito. Jeff Pax. Ay, grabe, power. Oh, ito, nag-appreciate sa upline niya, si Myla Bigyan. Swerte pala ako kay Up Gerald Rupido. Salamat Up, kahit malayo ko, hindi ka nawawala ng signal sa akin. Uy, ang sarap ng ganyan, di ba? Ang galing, ha? Yung nagme-message ka sa upline mo, maganda rin yung ganyan. Masarap yung pagkagan. Congrats, Gerald Rupido. Nagpapasalamat siya si Myla Bigyan. Good attitude yan, Myla. Ha? Appreciation yan, ha? Oo, tama yan. Si Albert Mora Pagulayan. Ito ba yung what? Si Alp, sa ano, sir? Tugigaraw, sir. Tugigaraw. Albert. Oh, si Albert, di ba? Ano? Albert Pagulayan, okay. Yan. Hello, hello, Albert, hello. Kumusta? Tumusta ang kwan? Tugigaraw, namisa namin ang kwan. Sir, ito rin, Alen, Batil Patong. Patong. Yan. Lahat ng, basta, Batil Patong. Batil Patong. Ito, nagpapasalamat din, sir, sa upline niya. Ang kanyang upline ay si Boyet Villafuerte Sico. Pinapasalamatan ni Merlina Lagumbay Gonzales. Yan, no, tama eh. Yan, si Marie Bontilao, daming puso. Yan. Oh, Romeline Limbo, good morning, watching from Romania. Wow, kumusta kaya sa Romania? Yan. Unstoppable, fearless hawks daw sila. Yan. Mga uhaw na. Tita Junaline Limbaro Bejek Larede, pinapasalamatan din niya ang kanyang napaka-supportive daw na upline. Si Kuya Mar at si Ate Belen. Si Joe, Junaline. Yan, hinakay. Cagayan de Oro, sir. Yan, oo. Oh, Elmo Bayer and Jason Lino, nagpapa-shoutout. Oh. Panoorin nyo rin daw ang kanilang mga kwan, Tuesday Vibes saka mga podcast. Ayan. Yeah. Awita, si Ian Barcena, saka si Coach. Ha? Ang binabati ni Elmo Bayer, si Boogs. Sir, si Ronnie Pili may sinasabi sa'yo. Sir Jan, nag-stop ang operation ng hub namin. Okay. Sobra saya namin na nakikinig. Yan. Kinabahan ako nung una sinabi nag-stop. Kaya nag-stop. Ayun, nag-stop operation. Ayun, activities nila, Brad, para makinig. Tama, tama. Okay. Joel Buendia Galvan. Thank you. Thank you, Ronnie Pili. Joel Galvan. Na-miss ko na yan. Yeah. Alright. So, going back sa ating topic. Pumunta na tayo sa third. Third, ha? Which is pinaka-importante. Pinaka-importante yan. Pinaka-importante kasi yung una, using the right bait, tamang attitude, tamang skills, tamang mindset, ayan, tama yung mga ginagamit mong tools. Okay. Kasi syempre, kung online ka, dapat may tamang tools ka, maganda yung cellphone mo, meron kang wifi, ayan. Pag pinag-usapan ng go where the fish are, okay, dapat alam mo na yung skills mo, dapat lumabas ka, dapat makilala ka, dapat hindi ka titigil hanggat wala ka nakukuha. Ayan.
ang pinaka importante sa ang pangatlo at pinaka importante ay yung never stop fishing. Wow. Yan. Ito na yung pinaka action. Correct, kasi akala ng iba pagka meron na bingwit, mm-hmm. gumagalaw na, mm-hmm. okay na. Okay hindi na. Hindi tama 'yon. Kailangan tuloy ka. Parang ginagawa natin, we never stop fishing. Kasama okay. diyan, never stop training. Okay. No. Never stop duplicating your group or okay. yung mga leaders. Tama, no? Never ever stop. You have to continue. Bakit po? Kasi ang buhay dito sa empowered consumerism ay parang buhay din natin. Mm-hmm. Kapag tumigil ka, titigil din ang mga resulta mo. Yeah. So tama. Kung humina ang grupo mo, automatic, mawawala ka ng resulta. So dapat, huwag kang titigil sa pangarap sa mga pangarap mo, huwag kang titigil sa grupo mo, at huwag kang titigil dahil napakalaki ng ocean. Mm-hmm. Lalo na ngayon na online na po tayo. Huwag kang titigil dahil ang dami pa dyan, untouched people na hindi alam ang opportunity ng empowered consumerism. Hindi ka mauubusan, Bag. Hindi ka mauubusan. Yung ngayong binabanggit ko nung nakaraan, di ba? Sa mga nanonood ng mga YouTube, marami pang hindi nakakaintindi talaga ng industriya natin. Napakadami pa. Kaya open up. Bagay na bagay yung sample ni Sir. Open sea pa ang tawag. Open sea. Yeah. Talagang napakalawak pa ng market. Napakadaming opportunities pa na talagang pwede mong lusubin. In spite, meron tayong pandemic. Pero napatunayan, Sir. 2020, di ba? Napakaganda. At sabi nga nung top 20, medyo nagkakakwento na dinig ko eh. Sabi nila, sir, medyo regardless sa amin ang position ngayon eh. Kasi yung income namin ngayon mas malaki pa kaysa last year eh. Kaya regardless daw kung sino yung mag-ano. Pero unless, pero ganun pa rin, congratulations pa din. Yeah. Kahit na anong level. Kasi talagang sabi nila, mas maraming kumita sa downlines nila. Mm. Yun ang pinaka-premium. Yun ang nakakatuwa. Yeah. So yun ang dapat maintindihan ng ating mga viewers kasi during this online, dapat nakapag-adapt ka na talaga. Yeah. Imagine mo, one year na po tayo. Oo. So marami po talagang lumaki ang grupo, lumaki ang income, pero marami-rami din po, o mangilan-ngilan din po, ang mga hindi nakasabay yeah. hindi nagkaroon ng grupo, at lumit ang income. Ang worst, nawala ng direksyon. Nawala talaga ng direksyon. Kaya napaka-importante hindi ka bumibitaw, no? Sa panonood pa lang ng mga trainings, okay, mga ganitong programa ng company, kailangan lagi ka nagpa-participate para hindi ka mapag-iwanan. Sabi ni Timogan Rolly, ang buhay ng network ay parang alon sa dagat na walang tigil sa paggalaw. Tama. Wow, kasi Timogan Rolly. The night is young. Saka meron din ako isang training na lagi sinasabi na kung ikaw ay nasa row, when you're rowing, di ba? Rowing. Never stop rowing. Kasi pagka ikaw tumigil ka, yung current, pwede kang dalin papalayo. Ngayon, kapag kasabay mo naman yung current, mag-row ka pa rin. Bakit? Kasi pag sinabay mo yung wave o yung momentum, mas mabilis. Correct. Ngayon, pwede ka magpahinga. Kunyari, malakas yung current. And kasabay mo yung current. Okay. Pero napagod ka. Pwede ka magpahinga. Ibig sabihin, huwag ka titigil. Pero pwede kang magpahinga. Ganda nun, ha? Maganda yan. I-connect natin sa easy. Napakadaming innovations. Na ginagawa ng company. Yan yung alon, sir. Alon yan. Napabilis. Kaya dapat, sumabay ka. Correct. Huwag kang kontra. Yung pabalik ka, di ba? Tama. Kahit mahihirapan ka talaga. Lahat ng kamay mo, gamitin mo dun. Yeah, lahat ng pwedeng sumagwan, gamitin mo. Para yung binabagit mong alon, para momentum yan, di ba? Pag sumasabay ka sa momentum pataas, tataas ka talaga. Imagine mo, pa-kontra ka. Ito yung innovation, no? Pataas yung innovation. Doon uubos yung patras. Ubos ang lakas mo dyan. Ubos na lakas mo. Wala ka pang resulta. Nandamay ka pa. Oh, yeah. Yun ang mahirap eh. May grupo ka. Nanghina ka. Nandadamay pa yan, sir. Makakadamay ka pa dyan eh. Diba? Yan. So, napakaganda ng ating topic. So, growing big in your first 100 days. So, tandaan nyo, use the right bait, go where the fish are, and never stop fishing. Hanggang sa makuha mo ang goals mo for the first 100 days. Mabilis po ang 100 days. Tandaan nyo, 3 months lang po ito. Pero kung tututukan nyo, mag-focus kayo at panggigilan ninyo, maniwala kayo sa akin. Meron kayong marating dito sa Empowered Consumerism. Lalo na kapag makikinig kayo sa Easy Podcast dahil tutulungan namin kayo, paano nyo makuha mga pangarap nyo very fast. Alright? Tama eh. No? Alam mo, ngayon ko lang nare-realize, napaka-importante ng 3 months talaga. Mm-hmm.